Tunog po na may pinakamaraming ambag dito sa bar na to ay ang Calabarzon, ito pong Aqua Green, followed po by Region 7. Higit no, na twice higher na po yung epidemic curve, yung ating peak nitong March compared to the peak we saw last August po. At ito nga po yung sinasabi natin, no, ang mga NCR cities natin ay naka-high at critical risk na po. Ang NCR Plus bubble ang isa sa mga solusyon na nakikita para mapigilan ang pagkalat ng virus at mabawasan ang bilang ng mga nagkaka-COVID. Dalawang linggo ipatutupad ang NCR Plus bubble. Pero para sa Octa Research Group, kulang ang dalawang linggo para mapababa ang reproduction number ng sakit. Mukhang at least 4 weeks yung kailangan. Ngayon, hindi naman natin sinasabing imposibleng bumaba in 2 weeks pero sinasabi natin mukhang unlikely yan based on mathematics at based on yung history natin. Kung mabagal yung pagbaba ng reproduction number or hindi masyadong bumababa, then siguro kailangan natin magdagdag ng mga restrictions kasi napakataas na ng bilang ng kaso. We can't really afford na tumaas pa siya at lumobo pa talaga. Para sa Octa, hindi lang ang mga nasa NCR Plus bubble ang dapat bantayan, kundi pati ang mga nasa labas, partikular ang Pampanga at Batangas dahil tumataas na rin ang mga kaso dito. Sabi ng grupo, baka mas mabilis pang mapigil ang pagkalat ng sakit kung mas maluwag na Modified Enhanced Community Quarantine o Soft MECQ ang gagawin sa NCR, Laguna, Bulacan, Rizal at Cavite kesa sa NCR Plus bubble. Maybe an MECQ of 2 weeks will really do it. No? It will slow it down. For 4 weeks, it would really knock it out. We will knock it out. And tama-tama, magkapapasok rin yung bakuna by that time. Maganda ang timing. So, but the thing is, yun nga, may cost po to. May social, economic cost po. And kaya sinasuggest namin, soft MECQ. Para hindi masyado malaki ang ayudang ilalabas ng gobyerno. Malinaw na may kinalaman ng variant sa pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID. Pero paliwanag ng DOH, hindi pa naman nila nakikitang nakapagdudulot ng mas malalang uri ng COVID ang mga variant of concern. Habang dumadami ang kaso, syempre dadami rin po yung mga may severe and critical. So yun yung gusto nating i-prevent, that with the increasing cases, there will be also more severe and critical cases na makikita and even additional deaths coming from this higher number of cases. Sa pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit, ang pinakahirap ngayon ay ang mga ospital, lalo't nagkukulang na rin sila sa mga health worker, partikular ang mga nurse. Medyo bumaba ng around siguro mga 20% ang number of nurses sa mga private hospitals. So wala talaga tayong makukuhang additional nurses na kasi for the past 4 years, wala pong bagong graduates na mga nurses. Habang tayo ay nagaantay ng hiring, ay naghingi tayo ng tulong dun sa mga areas na mga pababa lang ang kaso at sila ay nagpunta dito para punuan ang ating mga ospital. So ito po lahat ay pinag-uusapan sa ngayon. Kung titignan ang bawat rehiyon, sinabi ng DOH na sa ngayon ay nasa safe zone pa naman ang healthcare utilization rate. Pero hindi maikakaila na patuloy rin itong tumataas, lalo na pagdating sa mga ICU beds na siyang pinakakailangan para maligtas ang mga kritikal sa COVID-19. Rafael Bossano, ABS-CBN News. Dumating ng ikalawang batch ng bakunang Sinovac na ibinigay ng China sa Pilipinas. Ayon po sa mga otoridad, dadalhin agad ang mga COVID-19 vaccine sa mga lugar na mataas ang kaso ng sakit. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Pasado alas 7 ng umaga, lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 sa Pasay City ang eroplanong may lulang 400,000 doses ng Sinovac COVID vaccine na dagdag donasyon ng China. Partnership between our two countries. So long as we work together, we will, you know, that's a prevail at an early date. Inilagak muna ang mga bagong dating na bakuna sa cold storage facility sa Marikina City. Pero ayon kay Dizon, dadalhin ito agad sa mga lugar na mataas ang kaso ng COVID. Marami sa mga bakunang to ay dadalhin dun sa area ng NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal. So dahil dito marami ang kaso, kailangan dito natin ibubuhos yung majority nitong mga bakunang to. Sa ngayon, nasa higit 1.5 million doses na ang kabuang bilang ng mga bakunang dumating sa Pilipinas.
wala pa rin sa kalahati ng kailangang 3.4 million doses para sa 1.7 million na health workers sa bansa. 70 million na individual ang target bakunahan ng gobyerno ngayong taon para magkaroon ng herd immunity sa COVID. Kaya naman nababahala si Senator Nancy Binay sa balitang nagkaroon umano ng problema ang thermometer ng freezer ng isang third-party logistics provider ng Department of Health sa Bicol. Kaya posible umanong maapektuhan ang efficacy ng nasa 7,500 AstraZeneca vaccine doses na inilagay dito. Kung magkaganon, ayon kay Binay, hindi katanggap-tanggap na may 7,500 health workers ang hindi muna mababakunahan. Wala pang natatanggap na official report kaugnay nito ang DOH. Pero base sa paunang findings ng ahensya, faulty o may problema nga ang temperature device, pero magagamit pa naman umano ang mga bakuna. No details as of this time, no? Although there has been this investigation or query that has been done dito po sa isang region natin kung saan itong nagkaroon ng issue dito sa transportation, no? Sa transport nitong mga bakunang to. Atin pong iniimbestigahan. Bago matapos ang buwan, kulang 2 milyong doses ng COVID vaccines pa ang inaasahang darating sa bansa. Higit kalahating milyong health workers naman ang nakatanggap na ng unang dose ng COVID vaccine. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Irerekomenda ni Trade Secretary Ramon Lopez na mabuksan agad makalipas ang 2 linggo ang mga establisimientong pansamantalang isinara dahil po sa pagsipat ng COVID cases sa NCR+. Samantala, kanya-kanyang diskarte naman ang mga mall kasunod ng mga paghihigpit kabilang na ang pagbabawas ng tauhan at operating hours. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Bukas nga ang mga salon pero madalang naman ang pasok ng mga customer. Mula 4 na stylists, 2 na lang muna ang may pasok dahil humina ang negosyo. Hindi masyadong marami kasi siguro takot din yung mga tao. Nakakabangon-bangon na sana, biglang ganun ulit. O laban na lang po talaga. Kasi wala ka talagang pagpipilian, kundi sabayan mo yung hamong ng pandemic talaga eh. Ito ang food court ng SM North. Bago naghigpit, sangkaterba ang tao rito kahit na may pandemya. Pero ngayon, nabawal nang kumain. Maraming pwesto ang nagsara. Pero ang ilang bukas, meron din namang pakonti-konting nagtitake out ng pagkain. Ang noodle stall ni Jennifer, 1,000 piso na ang benta dati pagdating ng tanghali, pero ngayon, paisa-isa lang ang customer. Pag tuloy-tuloy po na ganito, mababa yung benta. Siyempre po, yung company namin, pag ganun po yun na parang, pag mababa po yung benta, isasarado po na lang yung store. Mukawala pa kami na trabaho. Nagbawas na rin ang tao ang food stall na ito dahil konti ang bumibili. Dati po kami, 6. Tapos nung nagbawas, naging 4. Tapos ngayon po yung naka-duty, 2 na lang. Wala muna, pahinga muna sila. Naglagay ng pwesto makakainan sa labas ng SM North dahil alfresco dining lang ang pinapayagan. Ang ibang restaurants sa Sky Garden, naglagay din ng mga dining area sa labas para lang mabuhay ang negosyo. Kaya irerekomenda ni DTI Secretary Ramon Lopez na muling buksan ang mga isinarang negosyo sa NCR Plus bubble pagkatapos ng 2 linggo. Itong mga parks, cultural centers, museum, hindi naman risky, high risk yung mga areas na yon. Then we can rethink also yung gym kung individual. So I think pwede rin yung indoor dining na yan. Basta talagang mas malayo at stricter compliance. Payag si Lopez na huwag pa munang buksan ang mga internet shops, cinemas at games arcade sa Abril, pero nanindigan siyang hindi ang pagbubukas ng ekonomiya ang dahilan ng pagsipa ng COVID cases. Isa pa ito noong August, nag-reopen na tayo. Lahat dito nag-ooperate noon, wala namang problema, walang surge. Nagbukas ng dining restaurant, ang barbershop, ang spa, left and right, wala namang surge. So ano nangyari nung after February? Yun yung tanong. Kapag nagpatuloy daw kasing sarado o bawas ang operasyon ng mga negosyo, mas lalong dadami ang mawawalan ng trabaho. Sa ngayon, hanggang alas 8 ng gabi na lang bukas ang mga malls dahil nabawasan din ang mga taong gumagala. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa Metro Manila Development Authority o MMDA para sa dagdag na slot sa mga quarantine rooms para sa PNP personnel. Ayon kay PNP OIC, Lieutenant General Guillermo Eliazar, halos napupuno na rin kasi ang pasilidad sa Campo Crame.
Sa datos ng PNP, nasa mahigit na 13,000 na ang kabuuang bilang ng tinamaan ng COVID sa kanilang hanay. Nasa mahigit na 1,500 ang aktibong kaso, kung saan higit na 900 ay nasa NCR. Ayon naman kay MMDA Chairman Ben Jurabalos, nag-uusap na ang mga alkalde sa Metro Manila na gamitin ang ilang eskwelahan bilang quarantine facility para sa publiko. Hindi naman siya totaling puno, pero ayaw natin na ma-overwhelm. Habang merong mga bagong mga cases, ay meron din naman na dadagdag na recovery. Kaya nga lang, itong mga huling araw natin, mas marami yung nadadagdag kaysa sa nakaka-recover. On the side of mga non-police personnel, yung mga civilians, talagang the mayors are exhausting even the school buildings right now. We were given the go signal by the DepEd. Basta kailangan lang talagang wala na makuha. Tapos pangalawa, certify ng IATF. Maghihigpit ang lokal na pamahalaan sa mga papasok sa probinsya sa Bulacan sa Semana Santa. Kung hindi kasi kasama sa listahan ng mga namamasukan sa trabaho o authorized persons outside of residence ang mga uuwi sa Bulacan, kailangan munang magpakita ng medical certificate na negatibo sila sa COVID-19. Nagpapatrol, George Carino. Iniutos ni Bulacan Governor Daniel Fernando na bago pumasok ang mahal na araw, maglatag ng checkpoint at siguruhing may medical certificate ang mga taga-Bulacan na magbabakasyon sa kani-kanilang bayan. Kung gusto talaga ninyo, eto ang sa akin. Sige, para safe kayo, safe din kami, safe ang lahat, mag-secure kayo ng magpa-swab kayo ng certificate, ng health certificate na kayo na swab. Wala ring aktibidad sa mahal na araw kahit sa barangay Kapitangan ng Paumbong na taunan ay dinadayo para panoorin ang mga namamanata na hampas dugo at nagpapapako sa krus. Taong 2019 panakunan ang mga litratong ito. At ayon sa chairman ng barangay, mula pa noong nakaraang taon ay di na nila pinayagan ang mga namamanata dahil nga may pandemya. Mga panahon na ito, sana ay huwag na kayong mag-abala pa na pumunta dito sa aming barangay. Kasi sa dating po na mahal na araw, sarado po ang aming barangay. Ayaw magbakasakali ng probinsya dahil sa pinakahuling datos, mula noong Marso ng nakaraang taon, malapit nang umabot sa 15,000 ang naitalang kaso ng COVID-19 dito sa Bulacan. Bagamat aabot na lang sa 10,000 ang aktibong kaso ng COVID dito ngayon, pero umabot sa 500 ang kabuuang bilang ng mga namatay. Ayon sa gobernador, 80% ng COVID ward ng Bulacan Medical Center ang okupado, habang 52 pang nakapila para makapasok sa isolation rooms ng Bulacan Infection Control Center, na ngayon ay okupado ang 74% ng isolation rooms. George Carino, ABS-CBN News, Bulacan. Sa dami ng nagpo-positibo sa COVID-19, nadagdagan din ang mga celebrities na tinamaan ng virus. Kabilang dito ang may bahay ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano at si Bianca Lapus. Nagpapatrol, MJ Felipe. Thank you, MJ. Please, pray for me. God bless. Hirap magsalita at hinahabol ang hininga. Ganyan ang kondisyon ni Bianca Lapus nang kamustahin namin siya matapos ma-admit sa ospital dahil sa COVID-19. Nagsimulang sumama ang pakiramdam niya matapos mamili sa isang swimsuit shop. Nakasama pa niya ang pamilya kaya pagka-admit sa kanya, agad niyang pinatest ang lahat ng kasama sa bahay lalo na ang mga anak. So thank you naman, negative kayong lahat. Kasi prayer ko talaga yun. Kahit ako na lang positive, basta negative kayo lahat. Matapos ang isang linggo, mas maayos na ang kanyang kondisyon pero patuloy siyang minomonitor dahil sa pabalik-balik na sintomas.
Hindi rin nakaligtas sa virus ang may bahay ni Gary Valenciano na si Angeli Pangilinan. Dahil may pre-existing condition si Gary, agad na nag-isolate si Angeli na dinapuan lang ng mild symptoms. Love you, Mom. Isa-isang bumisita ang kanilang mga anak na sina Kiana, Paolo at Gab na dinalhan pa siya ng Bulaklak. Habang naka-isolate, kinantahan siya ni Gary at inalayan ng panalangin. Ang co-star ng Kathniel na si Riva Kineri sa The House Arrest of Us, tuluyang na house arrest matapos tamaan ng COVID-19 ang kanyang buong pamilya. Nagkaroon siya ng mild symptoms gaya ng dry cough at loss of smell. Payo ni Riva, mas mainam na sa isolation facility magtungo kung mild symptoms tulad ng kanyang naranasan. Hindi rin niya napigilang maging emosyonal nang magnegatibo na siya sa virus. Isang lesson din yung isang pagkakamali lang damay lahat. Kasi di ba, ang bilis nag-spread sa amin, lahat kami tinamaan. Paalala ni na Bianca, Angeli at Riva, magdoble ingat ang lahat at huwag magpakampante sa banta ng pandemya. MJ Felipe, ABS-CBN News. Ilang senior citizen at vendors dumaraing na sa mas estriktong GCQ sa Metro Manila. At COVID-19 occupancy sa mga ospital sa NCR Plus bubble halos mapuno na. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Pinagpapaliwanag ng Department of Interior and Local Government ang 5 alkalde na nagpabakuna kontra COVID-19 sa kabila ng utos ng pamahalaan na health workers ang unahin. Pero depensa ng ilang alkalde, kinailangan nilang tumulong para tanggalin ng agam-agam sa COVID-19 vaccine. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Habang dumarami ang mga pasyente ng COVID-19, mas nagiging mahalagang mabakunahan agad ang health workers na nangangalaga sa kanila. Ayon sa Department of Health, ang problema, limitado pa rin ang supply ng bakuna. Kaya paulit-ulit ang paalala ng gobyerno, walang singitan sa pila ng mga babakunahan. Dapat health workers muna. Pero base sa inisyal na pagberipika ng Department of Interior and Local Government, may 5 alkaldeng nagpabakuna na. Ito ay sina Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, Tiboli South Cotabato Mayor Dibu Tuan, Santo Niño South Cotabato Mayor Sulpicio Villalobos, Legazpi City Albay Mayor Noel Rosal, at Bataraza Palawan Mayor Abraham Iba. Binigyan sila ng 3 araw ng DILG para magpaliwanag. Na-verify namin na totoo at itong naging pasihan namin para sila ipadala ng show cause orders para magpaliwanag kung bakit sila nauna at hindi nila sinunod ang priority listing na naayon sa National Deployment and Vaccination Plan. Kung hindi katanggap-tanggap at siya'y nagsinungaling, automatic kami po'y magpa-file ng administrative case sa mayor na ito sa Office of the Ombudsman. Dumepensa si Mayor Romualdez sa ginawa niyang pagpapabakuna. Sabi niya, nagpabakuna siya para mawala ang agam-agam ng mga frontliner. Ayaw na niyang ibalik ang vaccine sa NCR, lalo tumataas din ang kaso sa kanilang lugar. Binanggit ng alkalde na pagkatapos niyang mabakunahan, mula 350, naging 790 na ang mga nagpabakuna. Parang kinakabahan sila eh. Ayaw nila magpabakuna. Oh. Pagkatapos, tinatanong sa akin, Mayor, sabay na lang kami sa iyo pagka nabakunahan ka. Sinasabi ko, hindi ako priority. Oo. Kala nila siguro na nag-iintay ako, baka may mas magandang bakuna. Ayon. At sasabay sila sa akin. Ayon. Sabi ko, sayang naman ito. Bakit isosoli natin? Kailangan ubusin na yan dito. Lahat kayo, kailangan ninyo yan. Paliwanag naman ni Rosal, hindi siya nagpresentang magpabakuna. Mismong si DOH Bicol Regional Director Ernie Vera Umano ang humimok sa kanya. Hindi naman ako nag-volunteer or nagpalista. Mm-hmm. Yung DOH saka CSO mismo ang nag-include sa akin. And as a matter of fact, clear ko pa ito kay Director Vera during the day. Mm-hmm. Sabi ko, bakit ako kasabay dyan? Eh sabi nila, mahina daw yung response, lalo na sa Sinovac. Kung mm-hmm. pwede daw, magpakita muna ako na magpa-inject kung pwede. Mm-hmm. Eh siyempre, eh tayo ang mayor, eh kailangan natin ito. Nabdapdapigitan tayo. Ani Rosal, handa siyang sagutin ang show cause order ng DILG pero hindi pa nakararating sa kanya ang dokumento.
Sinubukan ng news team na kunan ng pahayag ang Legazpi City Health Officer at si Vera, pero hindi sila sumasagot. Bukod sa mga nasa listahan ng DILG, may iba pang mga alkalde na nagpabakuna na. Kasama rito si Minglanilla Cebu Mayor Elenito Peña na nagsabing maituturing din siyang frontliner at gusto lang niyang maikayat ang mga residente na magpabakuna. Dagdag niya, humingi siya ng permiso sa Rural Health Unit bago nagpabakuna. Hindi pa nakatatanggap ng show cause order si Escalante City Mayor Melesio Beboy Yap, pero handa umano siyang sagutin ito. Kung may pagbilian ko, hindi ko mapamaksinit sa sino man. Pagkakalpo sa ako niya ng vaccine, di ba? Oo. Full of duty para sa ako. I'm willing to take penalty on my action. Sa Paranaque City, kinumpirma naman ng lokal na pamahalaan na binakunahan doon ang aktor na si Mark Anthony Fernandez. Paliwanag ng City Health Office, wala na kasing dumarating na health worker para magpabakuna. Kaya kumuha sila mula sa quick substitution list kung saan naroon ang mga pangalan ng mga kwalipikado sa susunod na priority group tulad ng senior citizens at mga may comorbidity o iba pang sakit. Pero ipinaalam umano sa DOH Regional Office na magbabakuna ng priority sectors kasunod ng health workers. Kinausap ko po yung ating City Health Office ng ating pong City Health Officer, Dr. Olga Bertuso, regarding the issue of Mark Fernandez. According to her, yung pong tumingin sa kanyang doktor, si Mark Fernandez pala ay meron pong comorbidities. At alam naman po natin, Ray, na nagkaroon po ng depression si Mark. So ibig sabihin niyan, he is qualified for the next priority. After the frontliner, isusunod natin yung priority group, yung senior citizen at yung mga residents na may comorbid. So yun po ang ginagawa po ng ating Paranaque. So we did not any violated the guidelines of DOH. Yung pong ating second job na dapat po reservation ng AstraZeneca, sinabi po nila gamitin na natin para mas marami tayong ma-inoculate. Humihingi naman ng tulong ang DOH sa publiko para i-report ang mga lalabag sa prioritization framework para sa COVID vaccination. Tayan po natin ang ating mga bakuna. Napaka-importang resource po natin ito sa ngayon dito sa pandemya. At ito po dapat ay maibigay sa mga kinauukulan o yung appropriate na mabigyan sa ngayon. Maaari po kayong tumawag sa DOH hotlines or even mas malapit ang DOH regional offices nyo. Pwede umanong tumawag sa hotline ng DOH para mag-report. Kinausap na rin ng mga opisyal ng ahensya ang regional directors para paalalahan ng wala dapat sumingit sa linya ng mga babakunahang health workers. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Patuloy naman ang pagtanggap sa mga nagsisimba sa Maynila. Ito sa kabila na naging babala ng Malacañang na ipasasara ang mga simbang magdaraos ng mass gathering. Samantala sa Baclaran Church, may mga nagpunta ring deboto ngayong araw ng Miyerkules. Live mula Baclaran, sa Paranaque City, nagpa-patrol si Michael Delizo. Michael, yung bang mga nagsisimba dyan o gusto magsimba ay pinapasok sa loob ng simbahan? Kabayan, dito sa Baclaran Church na sakop ng Diocese ng Paranaque, hindi pinapayagan ang pagpasok sa loob ng simbahan para makimisa, kaya yung mga tao ay dito lang sa labas ng gate sa Ross Boulevard Service Road nakikinig sa loudspeaker. Pero dun sa mga simbahan na sakop ng Archdiocese of Manila, halimbawa ang Manila Cathedral at Quiapo Church, pinapapasok nila ang 30% capacity at pinapasok nila mga tao basta masusunod yung 30% capacity ng simbahan. Sa nakasaradong gate ng Baclaran Church, naghahanap ng lugar para sa kanilang mga panalangin ang mga deboto ng Ina ng Laging Saklolo. Ibang-ibang aspeto yung spiritual na ginagawa natin, na tinitiyak din ang mga pamunuan ng kada simbahan na yung kaligtasan ng lahat. Sa Manila Cathedral, patuloy ding pinapapasok ang mga tao sa ilalim ng limitadong kapasidad at pagsunod sa health and safety protocols. Sa panayam sa programang Veritas Pilipinas ng Radyo Veritas, sinabi ni Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabilio na hindi sinusuway ng Archdiocese of Manila ang pamahalaan. Yan po ay hindi defiant sa IATF. Yan po ay affirmation ng aming right to worship. Kaya yan ang pastoral instruction ang sinabi dyan na kung magbubukas tayo not more than 10%. Pero ang depende po sa pari natin at sa ating kaniyang mga pastoral leaders, kung sa kanilang lugar ay pwede silang magbukas. Sa inilabas na clarificatory note, sinabi ni Pabilio na ang 10% ng capacity limit ay hindi katumbas ng mass gathering base na rin sa isang taong pagsunod nila sa health protocol sa mga simbahan.
Gate niya, essential ang religious services at dapat itong igalang at hindi sikilin ng pamahalaan. Dagdag pa ni Pabilio, inihikayat pa rin naman ang mga mananampalataya na gumamit ng mga online platforms para makalahok sa mga religious activities. Sa ANC, dinipensahan naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang pagbubukas ng mga simbahan sa kabila ng NCR Plus bubble guidelines. It's quite unreasonable kasi kung titingnan mo yung policy, pagbibigay ka nga ng 10 persons ano, sa baptism, sa wedding, funeral masses, may 10 persons. Di ba parang kapag yung misa na pinag-uusapan natin dito, bakit totally wala? But the way things are going, sabi natin eh, mukha yata ang irrational naman yung dating nito. So ang daming parang loopholes, ano, ang daming parang inconsistencies. Pero ayon sa Malacanang, sumang-ayon na ang simbahan na tupdin ang itinakdang protocols. Sa teleradyo, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na tiniyak ni Justice Secretary Minardo Guevara na nakatalagang makipag-ugnayan sa mga religious groups na malinaw na susunod na ang simbahan. Merong isang bishop lang nagsasabi na susuwayin, no, at magte-10% daw sila. Pero kahapon, nakakuha po ako ng text galing si Secretary Maynard Guevara. Sabi niya, wala raw pong problema at lininaw na ang sanang simbahang katoliko ay susunod sila sa IATF resolution. Ayon naman sa Department of Health, delikado talaga na magsama-sama sa iisang lugar ang maraming tao kasama na ang mga simbahan. Wala tayong sinabi sa protocol na isasara po natin ang simbahan. Ang sinabi lang po natin, iwasan natin yung mga mass gathering events because it's a form of a super spreader. And mas madaling kakalat dahil po dun sa mga activities natin and pagkakasama-sama ng mga tao sa isang enclosed na lugar. Kabayan, ulitin ko lang na 10% ang pinapayagan na pumasok sa simbahan sa mga sakop ng Archdiocese of Manila. Ayon sa CBCP, hindi nila itataboy yung mga tao na gustong pumasok sa simbahan, pero hindi rin naman nila iniengganyo ang publiko na dumagsa sa simbahan dahil meron pa rin naman silang online streaming sa social media. Balik sa iyo, Kabayan. At sabi Michael ng ni Bishop Pabilio kanina sa akin, 10%, pag sinabi mong 10%, ang example dyan sa simbahan ng Quiapo, yung isang bench na yon ay isang tao lamang ang pwedeng mag-ukupa. Dahil kung 10% ay 100 lamang ang laman ng Quiapo Church. Kung ikukumpara naman sa restaurant na marami sa isang lamesa, walang face mask, walang face shield, pero sa loob ng simbahan, nananatili sila naka-face mask, nananatili naka-face shield, at tahimik lang na, na sumisimba at hindi nagkikwentuhan. Yun ang paliwanag sa akin kanina. Kaya gusto nilang manatili sana yung 10% man lamang. Isa pang bagay na kanilang medyo hindi na rin nila sakop, pero pati pala ang harap ng Plaza Miranda na open, walang bubong, ay bawal din ang mga tao na makinig ng misa. Mm-hmm. Tama ka dyan, Kabayan. At sabi nga ng CBCP ay mahigpit pa rin nalang ipatutupad ang minimum health standards bagamat nagpapasok nga sila ng mga tao sa simbahan. Balik sa iyo, Kabayan. Maraming salamat, Michael Delizo. Sinusulong ng iba't ibang organisasyon na mabakunahan na rin agad ang mga guro contra COVID-19. Sumulat ang 40 grupo sa National Immunization Technical Advisory Group o NITAG para igiit na essential sector din naman ang mga nasa paaralan. Una na ring sinabi ni DepEd Secretary Leonor Briones na nakikipag-ugnayan na siya kay Vaccine Czar Carlito Galvez para sa posibleng pagbabakuna sa mga guro sa second quarter ng taon. Dapat unahin ng mga teachers para eventually makapag-reopen na tayo ng schools at magkaroon ng mas viable na environment yung mga kabataan na matuto. Kapamilya, humina na ulit ang malamig na amihan at umiiral na ngayon ang mainit at maalinsagang easterlies. Sa forecast ng The Weather Company, posibleng umakyat sa 39 degrees Celsius ang heat index o mararamdamang init bukas sa Kabanatuan at dito rin sa Dagupan. Mainit din sa Metro Manila, Pampanga at Lawag at sa San Jose, Occidental, Mindoro sa 38 degrees Celsius. Bababa rin ang tsansa ng ulan sa Luzon bukas maliban lang sa Baguio City at Tuguegarao na may tsansa po ng isolated thunderstorms lalo na po sa hapon. Silipin naman natin sa Visayas. Good weather po tayo bukas sa Cebu, Bohol at Dumaguete habang may tsansa na paminsan-minsang ulan sa Eastern Visayas at dito rin po sa Panay Island. Magiging maaliwalas din ang panahon sa Mindanao maliban lang sa Zamboanga Peninsula at Sulu
kung saan inaasahang magiging aktibo ang thunderstorms. Yan po ang lagay ng panahon. Lagi nating tatandaan, ang buhay ay weather lang. Kaunting kalaban, alam niyo ba na mayroong virus hunters sa Pilipinas? Hindi ang mga nakakasalamuhan ng mga pasyente ng COVID-19 ang binabantayan o hinahanap nila, kundi mga paniki. Kumpleto ang kanilang pagsusuri sa mga paniki. Sinusukat ang laki, kinukuha na ng saliva at fecal samples at sinaswab din ang mga ito. Mula 2007, libu-libong paniki na ang pinag-aaralan ng virus hunters mula sa University of the Philippines, Los Baños. At sa tulong ng mga scientists mula sa Japan, may nadiskubri silang mga bagong virus, kabilang ang ilang coronavirus. Nais nilang pag-aralan ang iba pang strains ng coronavirus na posibleng makahawa sa tao. Meron pang study ngayon na essentially looking into yung mga viruses sa buong Pilipinas and then trying to create a risk map. Ano ba yung mga areas sa Pilipinas na posibleng magkaroon ng outbreak galing sa mga viruses na nanggagaling sa paniki? Ayon sa National Institute of Allergy and Infectious Diseases ng US, may daan-daang uri ng coronavirus. Madalas kumakalat ito sa mga hayop, pero sa pambihirang pagkakataon, nalilipat ito sa tao, tulad ng nangyari sa SARS-CoV-2 na siyang nagdulot ng COVID-19. Ayon sa World Health Organization, zoonotic diseases or zoonosis ang tawag sa mga sakit o impeksyon na nalilipat sa tao mula sa hayop. By using molecular techniques, molecular laboratory work, so we can determine if some of these coronaviruses have the potential to infect humans, or what you call as zoonotic to humans, that the ability of the virus to jump from an animal host to a human host. We're trying to predict, ipe-preempt natin, so saan ba yung posible na magkakaroon ng outbreaks. If we know the virus itself and where we know where it came from, we know how to isolate that virus geographically. Naniniwala si Professor Philip Alviola ng University of the Philippines, Los Baños, na makakatulong ang kanilang proyekto para maiwasan ang posibleng susunod na pandemya. Bago po tayo magtapos, binabati ko po ang staff ng Matanglawin ng Happy 13th Anniversary. 13 years na tayo. Kung nasaan man kayo at ano man ang trabaho ang ginagawa ninyo, Happy Anniversary, guys. Ito po si Kuya Kim nagsasabing mag-aral na maigi upang buhay ay bumuti. Susunod, kita ng mga negosyo sa iba't ibang probinsya apektado dahil sa NCR Plus bubble. At Department of Transportation humihingi ng tulong sa mga enforcer kaugnay sa mga sasakyang lumalabag sa protocols. Iyan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Naniniwala si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na ang dagdag na bakunang ibinigay ng China ay posibleng paraan para hindi na magprotesta ang Pilipinas sa insidente nagaganap ngayon sa Julian Felipe Rift. Bumelta naman ang China sa Amerika at Japan na nagsalita kaugnay sa nangyayaring encroachment sa West Philippine Sea. Nagpa-patrol, Karen Davila. Tiniyak ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kakausapin mismo ni Pangulong Duterte ang Chinese Ambassador tungkol sa insidente sa Julian Felipe Reef. Ang payo ni Carpio. The President would say that friends do not occupy the backyard of each other. They should not unilaterally just seize our territory and maritime zones in the South China Sea. Uh-oh. Friends do not do this to each other. Iginit ding muli ng Estados Unidos ang kanilang suporta sa Pilipinas. Maging ang Japan ay nagsalita na rin at sinabing dapat manaig ang rule of law sa South China Sea at manatili itong malaya, bukas at payapa. Pero sa isang tweet, sinabi ng China na di dapat makialam ang Amerika sa rehiyon at ginagatungan lang nito ang tensyon sa karagatan. Tinagpa nito ang US Embassy PH sa tweet.
Hindi rin ito nagustuhan ang pahayag ng Japanese ambassador. Sinagot nito ang tweet ng embahada at sinabing hindi tamang may mga ibang bansa na sumasali sa usapan. Sa Commission on Appointments hearing kanina, sinabi ni DFA Secretary Teddy Loxin Jr. dapat manindigan ang Pilipinas sa isyu ng South China Sea kasama ang mga kaalyado nitong bansa. We do have a mutual defense treaty which says very clearly that any attack on a Philippine vessel, however small, is an attack on the United States and triggers the mutual defense treaty. And believe me, that response is global and that lies within our power. We must have the courage, because if you don't send that message to the other side, then they will just keep trenching and trenching and trenching on our territory. And then our sense of nationhood dies. Kaya't para kay Carpio, dapat nang sumama ang Pilipinas sa naval drills ng Amerika. We have refrained from joining these freedom of navigation operations. But what has happened? China still sent its maritime militia to Pag-asa. It has not deterred China. We should now up the ante and join the freedom of navigation operations of the U.S. and its allies. Mm. Because every time they sail in the South China Sea, they are actually enforcing the ruling for us. Mm-hmm. We cannot let the others enforce the ruling for us. Dapat na rin ipakita ng Pilipinas na handa itong ipaglaban ang teritoryo at magpadala ng mga Navy boats doon para magpatrolya. Karen Davila, ABS-CBN News. Kasunod ng pagkondena ng Korte Suprema sa pagpatay sa mga abogado, pinasa naman ng Senado ang isang resolusyon para hilingin kay Pangulong Duterte na kumilos din para pigilan ang mga pamamaslang. Nagpapatrol, Mike Navalio. Kung kahapon, Korte Suprema ang nagsalita. The court condemns in the strongest sense every instance where a lawyer is threatened or killed and where a judge is threatened and unfairly labeled. Ngayon, ang Senado naman. The failure to condemn, the failure to investigate, the failure to prosecute, and bring these perpetrators to justice is an act of injustice itself. We therefore condemn, Mr. President, in the strongest possible sense, these killings of and acts of violence against the members of the bar and the bench. Ipinasa sa Senado kanina ang isang resolusyong inihain ng walong abogadong senador na humihiling kay Pangulong Duterte na kumilos para siguruhin ang kaligtasan ng kanyang mga kapwa-abogado at imbestigahan at itisin ang mga nasa likod ng karahasan at pagpatay. Sa opisyal na datos mula sa Department of Justice, 54 na abogado na ang napapatay sa ilalim ng Duterte administration. Pero 5 kaso pa lang ang nakakarating sa korte. Sa pahayag ng Korte Suprema, kabilang sa mga gagawin nila ay ang pagpapanukala na gumamit ng mga body camera ang mga pulis sa paghain ng search at arrest warrant. Rerepasuhin din nila ang panuntunan sa writ of amparo at habeas data na maaaring gamitin para humingi ng saklolo sa Korte Suprema kapag may banta sa buhay, kalayaan at seguridad. Ikinatuwa ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang naging hakbang ng korte. I'm very happy with what the Supreme Court has stated. I think the Supreme Court is taking seriously its duty to protect and enforce constitutional rights. It's a special duty entrusted to the Supreme Court. Para sa Commission on Human Rights, dapat suportahan ng buong gobyerno ang mga hakbang ng Korte Suprema para masigurong gumagana ang sistema ng hustisya sa bansa at maproteksyonan ang mga karapatan ng taong bayan. Pero si Senadora Laila De Lima, ikinalulungkot at nagtataka kung bakit umano hinintay pa ng Korte Suprema na maraming abogado ang mapatay bago ito nagsalita. Pero para sa National Union of People's Lawyers, hindi man agaran kumilos ang korte, ang importante, umaksyon na ito. This is a big step by itself. It's a standalone big step that is most welcome to us who are under attack. It's better than nothing. Gayunman, dagdag ng NUPL, kailangang masigurong may safeguards ang paggamit ng body cameras. Para sa PNP, maaring iba ang sitwasyong nasa anumang panuntunang ilalabas ng Korte Suprema sa sitwasyon ng mga pulis sa mismong operasyon. Kaya hiling nila, makonsidera rin sana ang kanilang kalagayan.
Maglalabas din ang PNP ng sarili nitong patakaran sa paggamit ng mga body camera. Mike Navalio, ABS-CBN News. Sa pagdiriwang kamakailan ng World Water Day, nagtulungan po ang ABS-CBN, Manila Water Foundation at Department of Health para ipaalala ang kahalagahan ng tubig, lalo na sa panahon ng pandemya. Bahagi nito ang paglalagay ng hand washing facility sa iba't ibang lugar. Para makasunod sa mga health protocol at masiguro ang kaligtasan ng mga namamasyal, isang hand washing facility ang itinayo sa Lamesa Eco Park. Isa lamang ito sa 28 pasilidad na ipinuwesto sa mga paaralan, palengke, health center at iba pang lugar sa pagtutulungan ng Manila Water Foundation at Department of Health. Kabahagi ang Batay Kalikasan ng ABS-CBN Foundation. Ang Manila Water Foundation ay may advokasya na wash o water access, sanitation, and hygiene. Nung nagkaroon ng pandemya ng nakaraang taon, nakita namin ang higit na pangangailangan para isulong ang wash interventions. Bawat hand washing facility ay idinisenyo para sa mas ligtas na paghuhugas ng kamay. Pwedeng magsara ng gripo gamit ang siko at paa. Mayroon ding mas mababang lababo para sa mga bata at PWD. Kailangan talaga na magtulungan tayo dahil limitado yung mga resources natin. Una, hindi lahat merong access nga dito sa tubig. Tapos, kailangan strategic kung saan natin siya ilalagay doon sa kung saan maraming tao, kung saan marami yung mas mataas yung risk na magkaroon ng transmission. At sa pagdiriwang ng World Water Day, handog din ng Bantay Kalikasan at mga partner ang isang programa sa iba't ibang social media platforms para maibahagi ang mga paraan sa pagpapahalaga ng tubig. Dahil hindi lang naman to para sa atin ngayon, pero kailangan natin isipin ang mas marami pang generasyon bukas at yung kahalagahan ng tubig sa panahon ng pandemya. Sa panahon ng pandemya, higit natin kailangan ang tubig. Kaya mas dapat ding pinaiigting ang pagpapahalaga nito. Mga peking RT-PCR test na negatibo ang resulta, ibinibenta online. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Talamak po ngayon ang pagbebenta online hindi lamang ng mga test kits para sa COVID-19, kundi pati na rin ng peking RT-PCR test results. Ang pangako ng mga nagbebenta sa murang halaga, hindi na kailangan pumunta sa klinik at negatibo na rin ang resulta. Nagpapatrol, April Rafales. Hindi inakala ni Nurse Eliza na siya mismo ang mabebenta. Na hindi naman po dapat. Sa Malate, Manila naman, sinalakay ng MPD Smart o Special Mayor's Reaction Team kasama ang mga taga Bureau of Permits ang isang swab testing center na walang kaukulang permit. 3 linggo nang nag-ooperate ang Swab Express PH at online ang booking. Sa halagang 3,000 piso, magpapareserve ng slot ang pasyente at saka magtutungo sa site. Ipinapadala ang swab sa isang clinic na mag-i-issue ng certificate kung positive o negative. Pinasakay niya outright at pinaimbitahan dito yung dalawang doktor, physician na engaged niya at nagsasagawa ng swab test. So, mayroon naman license to operate. Nagkataon lang yung sanitary na nakita nga namin, nagkaroon ng caution. At the same time, nagkaroon sila ng violation dahil wala silang business permit. Naglipa na rin ngayon ang mga nagbebenta sa mga e-commerce at social media platforms ng mga antibody, antigen at saliva sputum test kits. Mahigpit na paalala ng Food and Drug Administration, bawal ang pagbenta online ng mga test kits na may kinalaman sa COVID, aprobado man o hindi ng ahensya. Lahat po yan ay authorized for use only kung under the supervision of a health practitioner and health professional. Kasi po meron din namang tamang paggamit niyan, merong training kailangan, including pag-handle ng mga sample, ng dugo halimbawa, or laway, or swab, kasi mapanganib po yun. Sa kanilang pahayag, sinabi ng Lazada Philippines na mahigpit nilang ipinagbabawal ang pagbenta ng mga test kits at regular na inaalis ang mga listings na lumalabag sa pulisiya.
Sinabi rin ng Shopee Philippines na inaalis o binaban nila ang mga may regulatory violations. Binablocklist din umano ang mga keywords na may kinalaman sa COVID-19 test kits para maiwasan ang puslit na pagbenta. April Rafales, ABS-CBN News. Humihingi na ng tulong ang Department of Transportation sa pulis at mga lokal ng pamahalaan sa pagbabantay ng mga pampublikong sasakyan na hindi sumusunod sa health at safety protocols. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Mayat maya ang paalala. Magsuot ng face mask at face shield. Dumistansya. Pero sa dami ng mga pasahero at pampublikong sasakyan, aminado ang Department of Transportation na hindi lahat mababantayan. Hindi po natin kaya to dahil limitado din po ang manpower natin. Kaya humihingi po tayo ng tulong sa PNP at saka sa mga LGU na i-monitor yung mga sasakyan, pampublikong sasakyan na rumuruta sa kanilang mga jurisdiction. Ngayon po, pag may mahuhuli po tayo na lumalabag dito sa mga minimum health protocols na to, ay padadalahan po ito ng show cause order. At pag napatunayan po na talaga pong lumabag sila, maaari po silang mamultahan. Araw-araw din kung manita at manikit ang IAC sa kalsada. Kanina, natimingan ang pasahero ng jeepney driver na si Roberto. Napagsabihan ang pasahero, pero natikitan si Roberto. Sana naman yung pasahero huli nila. Kung kami naman lagi mga driver rin huli nila, paano naman kami? Hindi ko naman nakita na nandiyan sila. Sa likod lang, sa unahan ako. Huli nila nang huli. Sana hindi naman kami masyado pahirapan ng mga driver. 2,000 piso ang multa. Kaya ubos ang buong araw na kinita sa pamamasada. Kailangan talaga yung mga kanila official sa kapesmas dala dapat isuot nila na maayos para hindi sila po matikitan. Lalo na yung mga driver sa kukonduktor, dapat sila nagpapaalala sa mga pasahero. Sa MRT naman, kung saan nag-viral ang video ng mabilis ang paglilinis sa tren, nagtalaga na ng station's personnel na tatayo bilang supervisor sa mga magdi-disinfect ng tren sa mga dulong istasyon na North Avenue at Taft Avenue. Pinaalalahanan din ang mga pasahero magsuot ng face mask at face shield. Bawal magsalita o makipag-usap sa telepono. Bawal kumain at bawal rin sumakay ang sinumang may sintomas ng COVID-19. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Gumawa po ng kasaysayan ng Filipino scientist na si Dr. Deo Florence Onda bilang kauna-unahang Pinoy na nakarating sa Emden Deep, ang ikatlong pinakamamlalib na bahagi ng mundo na nasa Philippine Trench. Sa Facebook page ng UP Marine Science Institute, nagdiwang mga kasama sa expedition nang i-anunsyo na naabot na ng team ang mahigit na 10,000 meters na lalim ng Emden Deep. Ang Emden Deep ay may lalim na katumbas ng 12 gusali ng Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa buong mundo. Kasama ni Onda na nagtungo sa Emden Deep ang kilalang undersea explorer na si Victor Bescovo. Si Onda ay isang microbial oceanographer ng Marine Science Institute ng UP. Gerald Anderson, mainit na tinanggap ng pamilya Barreto. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Umapila ang One Hospital Command Center sa mga ospital na gumawa ng paraan para makatanggap pa ng mga pasyente na may moderate at severe COVID-19 cases. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bed occupancy, lalo na sa NCR. Nagpapatrol, Ina Reformina. Kinailangang dalhin sa ospital ang senior citizen na si Mang Benito matapos madulas sa bahay. Pero ayon sa anak na si Jonah, hindi nila kaya ang down payment na hinihingi ng ilang pribadong ospital, kaya nagpaikot-ikot sila sa public hospitals. 12 ospital sa Maynila, Quezon City at Bulacan ang pinagdalhan kay Mang Benito. Ilan dito puno na raw sa mga pasyente na may COVID. March 17 nadulas si Mang Benito, pero kahapon lang siya naipasok sa paggamutan. Yung father ko, that time, sobrang nanghihina na siya. Ayaw niya na
Sabi niya sa amin, tama na isap na. Pagod na siya. So kasi ano mo yes, sobrang dami hospital. Labas-pasok siya sa sasakyan, wini-wheelchair lang. Ayon sa DOH, as of March 23, nasa 43.1% ang COVID-19 bed occupancy sa buong bansa. Halos kalahati ng kabuuang bilang ng 29,712 COVID beds ay okupado. Sa Metro Manila, nasa 61.5% o 5,144 ng 8,362 kama ang okupado. Tatlong ospital ang nasa 100% capacity na sa Quezon City at Maynila, habang dalawa sa Las Piñas at Valenzuela, isa sa Pasay at Makati. Tumataas na rin ang COVID-19 bed occupancy na malalawigan na kasama sa NCR Plus bubble. Sa Rizal, nasa 64.3%, 57.9% sa Laguna, 54.2% sa Cavite at 44.2% sa Bulacan. Para patuloy na makatanggap ng COVID patients, ang Tondo Medical Center na nasa 90.8% capacity na ngayon, inililipat sa PICC quarantine facility ang hindi na malubhang COVID-19 patients. Ngayon, meron kaming 33 patients na nandun. Pag sinabi mong step down, yung mga nagko-continue na lang ng quarantine, nagko-continue na lang ng mga antibiotics nila, ganon. So, hindi na sila bantayin ng mga pasyente. Ang modular hospital sa Quezon Institute magbubukas na ng dagdag 110 COVID beds sa susunod na linggo. Ayon kay Health Undersecretary at Treatment Czar Leopoldo Vega, dapat moderate at severe cases lang ang i-admit sa mga ospital dahil sila ang mas nangangailangan ng atensyong medikal. Kinakausap na ng One Hospital Command Center ang mga ospital para muling i-adjust ang COVID beds. Kailangan na masuspend din muna yung mga elective at saka surgical admissions na non-COVID. Yung wala namang yung pwede pa naman makahintay ng mga 2 weeks. Ito yung ginagawa namin. We're hoping na magkakaroon ng spaces no or vacancies sa lahat ng mga hospital. Inirekomenda naman ng DOH sa mga LGU na paigtingin ang house-to-house visit para matiyak na maayos na isasagawa ang home quarantine. So some LGUs are doing the reverse. So if a whole household, most of them are positive, kinukuha ngayon nila yung negative. Iyon ang nilalagay sa temporary treatment and monitoring facility. Pero aminado si Ferheri na marami ang wala ng mapaglagyang temporary treatment and monitoring facilities. Ina Reformina, ABS-CBN News. Kanyang milestone ng ilang showbiz families gaya ng mainit na pagtanggap ng pamilya Barreto kay Gerald Anderson at ang baby number 5 ni Christine Hermosa at Oyo Boy Soto. Inspirasyon naman si Momshi Carla Estrada sa kanyang weight loss journey. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Tinutodo ni Momshi Carla ang pagpapapayat para sa goal niyang mas maging fit and healthy. Malaki na ang nabawas sa timbang ni Carla. Ito ang kuha March ng nakaraang taon. Heto naman si Carla ngayon. Hamon niya sa mga momshies na maging fit at lumaban para sa kalusugan. Goal din ni Danny Barreto na maging healthy kasama ang kanyang asawa. Nabawasan na ang kanyang timbang, hindi dahil sa intense na diet, kundi dahil sa calorie deficit. Pero bukod sa weight loss, hot topic din ang throwback beach photo na pinost kahapon ni Danny. Ang caption, "Mi familia." Kung saan kasama ang inang si Marjorie Barreto, kapatid na si Julia Barreto, pati na si Gerald Anderson. Napuna ng netizens na kung pagbabasihan ang kanilang mga damit, kinunan ang larawan noong nag-couple selfie si na Julia at Gerald bilang kumpirmasyon sa kanilang ugnayan. Compiled throwback photos at videos naman ang ibinahagi ni Janella Salvador para i-celebrate ang second year anniversary nila ng boyfriend na si Marcus Patterson. Ipinakita rin ni Marcus kung gaano niya kamahal si Janella. Enero nitong taon nang umamin ang dalawa na may anak na silang si Jude. Samantala, ibinahagi naman ni Christine Hermosa na another baby boy is on the way. Inamin ni Christine na praying sila maging babae si baby number 5, pero grateful sila ni Oyo Boy Soto sa isa pang baby boy. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
Sagana. Sagana ang pamilya. Yan po ang mga balita ang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Patuloy po kami maglilingkod, mga kapamilya. Kabayan, worldwide ang balita natin, ha? Saan man sa mundo ay napapanood niyo ang TV Patrol live at on demand. Sa social media, sa cable, pati na po sa 1TFC. Ingat po, kabayan. Maraming salamat at magandang gabi, kabayan.